Magsasaka, patay matapos tamaan ng kidlat, barangay chairman na katabi ng biktima, sugatan. Narito ang report ni Paul Hernandez. Kalakasan ng ulan ang tamaan ng kidlat ang 30 anyos na magsasakang si Romeo Sayam sa barangay Ilayang ng Katayaba City, Quezon. Bagamat na isugod pa sa ospital, nasawi rin ang biktima. Ang kapitan ng barangay na si Roel de la Torre, sugatan, kasalukuyan siya nagpapagaling sa paggamutan. Sa paunang investigasyon, kasama ng dalawang biktima ang tatlo pang magsasaka nang sumilong sila sa isang kubo. So, pumunta sila sa kubo. Habang sila nasa kubo, bigla pong kumidlat. Halos isang di pa lang yung layo o lapit nung pinaganahan ng kidlat. Magpapasweldo lang daw sana si kapitan sa mga magsasaka ng sandaling iyon. Nakadikit daw ang ulo sa yero ng nasawing si Romeo ng tamaan ng kidlat. Nasapul din si kapitan habang tumalsik di umano ang tatlo pang kasamahan. Kaya siguro mas matindi yung tama sa kanya. Si kapitan po ay kalating katawan po ang natamaan halos sa... Nasunog yung kabilang katawan, kabiyak. Sinisikap na makipag-ugnayan ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa pamilya ng mga biktima para sa kanilang pahayag. Abiso na kinaukulan na iwasang magsagawa ng aktibidad sa open area kapag nakararanas ng malakas na pag-ulan at pagkidlat. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.